sa aking mga kamanggagawa, pag-uusapan po natin ngayon ng paksang unionismo sa gitna ng pandemiko. Sa gitna ng COVID-19 virus, titingnan natin, importante ba na may union? Ano bang magagawa ng union sa tulad ng mga krisis na ating kinakaharap sa ngayon? Noong 2019, naramdaman ng novel coronavirus o yung NCoV-2019 na nagsimula sa Wuhan, China. At bagamat noong unang mga buwan sa taong 2020, ay hindi natin pinapansin ang paglaganap nito sa kabuuan ng China. Napansin natin na isang araw, may ilang mga Pilipino na naapektuhan ng COVID-19. At dahil dyan, idineklara ng ating Pangulong Rodrigo Duterte ang State of National Emergency noong March 8, 2020. At mula noon, noong March 15, isang linggo makalipas ito, ay idineklara ang community quarantine sa Metro Manila. Ngunit dalawang araw lamang, ginawa ang enhancement ng community quarantine at ito'y pinalawig sa kabuuan ng Luzon. Sa kasalukuyan, may mga ilang bayan na o probinsya ang nakalagay sa general community quarantine. Pero mula sa ECQ patungo sa GCQ, may iba't ibang mga deklarasyon ang bawat local government units na nagpatupad ng hard lockdown, total lockdown, extreme community quarantines. At sa kalituhan ng mga manggagawa, hindi na alam kung anong gagawin. Ang malinaw na epekto nito, napakaraming manggagawa ang naghirap at nawala ng pinagkukunan ng kanilang ikabubuhay. Lalong-lalo na yung mga manggagawa na no work, no pay. Pag hindi mo sila binigyan ng trabaho ngayon, hindi sila kakain, hindi sila sasahod. Nakaasa lamang sila sa kanilang mga gawain at kanilang mga trabaho sa araw na yun upang kumita. Sa estimate ng Trade Union Congress of the Philippines at ng Federation of Free Workers, mayroong 14 milyon na mga manggagawa ang naapektuhan ng pagdedeklara ng community quarantine sa buong Luzon. Dahil dyan, isinagawa ang mga programa ng Department of Labor and Employment, particular yung COVID-19 Adjustment Measures Program para sa mga informal na sektor ng mga manggagawa, yung TUPAD para sa mga informal sector, at yung AKAP para sa mga OFWs. Pero hindi pa man lubusang nakakatulong ang dole sa napakadaming manggagawang apektado, kinapos na ito sa pondo at hindi na natugunan ang may higit pang 1,200,000 manggagawa na nag-apply at umasa na sila'y mabibigyang ayuda ng Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng CAMP. Hindi din sila tinanggap sa Social Amelioration Program ng pinatupad ng DSWD o Department of Social Welfare and Development dahil sinasabi na sila ay kasama ng CAMP. Dahil dito, ni-refer ng Department of Labor and Employment ang ilang mga aplikasyon sa bagong ipinatupad na Small Business Wage Subsidy sa ilalim ng Department of Finance at pinadaan sa BIR at sa Social Security System. Ito po ay bilang pagtugon sa dumarami pa ding mga manggagawang nangangailangan, lalong-lalo na yung mga nasa micro, small, medium enterprises. Dahil dito, in fairness, ginawa po ng gobyerno ang kanyang makakaya upang makatugon sa sitwasyon. Bago itong sitwasyon na ito, hindi ito tulad ng ibang sitwasyon na may paggagayahan o nakasanayan ng gawin. Dahil bago ang pandemiko na ito na nakarating sa ating bansa, kung meron man hong mga karanasan before, yung MERS, yung SARS, hindi po yan masyadong naapektuhan sa Pilipinas. Kaya bago ang inisyatibang ito, pero nakita natin, kulang na kulang ang kakayanan ng gobyerno kung wala itong tulong sa maraming sektor ng ating lipunan. Kanino tayo aasa? Maraming mga kumpanya ang nagsarado at walang kakayahang sumuporta sa kanilang sariling mga empleyado. May kakulangan sila, pero mayroon din silang takot. Hindi nila alam kung matapos itaas o alisin ang ECQ sa kanilang lugar, kaya pa ba ng kumpanya na magpatuloy ang kanyang negosyo? Kaya hindi niya basta matugunan ang pangangailangan ng kanyang mga manggagawa. And in fact, marami pa din pong HR, katulad ng maraming organisasyon, ang nabigla at hindi alam kung anong gagawin ni
hindi alam paano tugunan ang maraming kalituhan at kaguluhan sa aplikasyon sa CAMP o dun sa small business wage subsidy. So, hindi po ito masyadong natugunan at hindi napakinabangan ng mga manggagawa. Siyempre, hindi naman basta kayang kulitin ng mga manggagawa ang mga kumpanyang ito, lalong-lalo na kung ang manggagawa ay walang union. Kaya medyo madaming magagandang halimbawa. Kung may sapat na magandang relasyon, pinag-uusapan ng union at ng kumpanya ang ano ba ang mga dapat gawin. Madami hong kumpanya na nagtulungan ang union at ang kumpanya, ang management, para kulitin ng gobyerno para makapasa o makapasok ang mga ayuda sa pamamagitan ng CAMP at SBWS. Madaming nabigyan ng ayuda ng union at sa pamamagitan ng pagtutulungan na to. Pero maliban dyan, may sariling mga inisyatiba ang ibang mga kumpanya. Sa pamamagitan ng union, pinag-usapan at binigyan ng relief goods o financial na assistance ang ilang mga manggagawa na membro ng union at empleyado ng kumpanya. Meron din na ilan na nakalagay sa kanilang collective bargaining agreement na magpapatuloy ang sweldo kahit na hindi pumapasok ang manggagawa sa gitna ng kalamidad, man-made or natural calamities. At dahil dyan, yung mga manggagawa nila ay patuloy na sumusweldo bagamat hindi sila pumapasok. Yan po ay nakasaad sa kanilang collective bargaining agreement na makakamit mo lang kung ikaw ay may union. May mga kumpanya na nagpatuloy on their own na magpasweldo sa kabila ng kawalan ng pasok. Pero ang malinaw po dito, malaki ang papel ng pagtutulungan ng union at ng kumpanya. Responsableng union sa pakikipagtulungan sa kumpanya upang masiguro ang dalawang bagay, natutugunan ng kapakanan at kaligtasan ng mga manggagawa. At the same time, mayroong pagpapatuloy ng negosyo. Kasi hindi din naman pwedeng mapabayaan ang kinabukasan ng manggagawa at ng kumpanya. Masiguro na ito ay gumagana at tumatakbo kahit na sa gitna ng krisis na tulad dito. So, ano yung leksyon natin? Importante na may union. Dahil sa panahon ng krisis, nakita natin hindi tayo pwedeng umasa sa gobyerno. Hindi totally. Hindi din natin pwedeng iasa na lamang sa kumpanya ang sitwasyon nating mga manggagawa. Dahil may pagkakataon na hindi din naman talaga nila kayang mag-isa. Gaya ng nangyari dito, nakita sa pagtutulungan sa isang responsableng relasyon sa pagitan ng union at ng manggagawa, pwede silang magtulungan upang mag-apply sa CAMP, upang mag-apply sa SBWS, pero sa pangkalahatan, upang matugunan ang dalawang malinaw na interes. Proteksyon, karapatan at kapakanan ng mga manggagawa at ng kanyang pamilya, pagpapatuloy at pananatili ng operasyon ng kumpanya. So sa ganitong konteksto, tulad ng ating kinaharap na pandemikong COVID-19, responsableng union ay kailangan. Kailangan ang mga manggagawa ay may boses, kailangan ang mga manggagawa ay may kakatawan upang isulong ang kanyang interes sa relasyon responsable at pantay at maayos na relasyon sa ating kumpanya. So, ito po yung leksyon na nais nating tingnan. Ito yung unionismo sa panahon ng pandemiko. Maraming salamat.